Okay, magandang gabi mga kaibigan. Once again, welcome back to my YouTube channel. Excuse me. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa ginanap na prayer rally sa Tagum, Davao City. No? So, isa po yun sa i-update po natin ngayong araw na ito. Although, yun nga, andi dito tayo ngayon sa NCR. Pero, papakita ko sa inyo ang mga kaganapan doon, mga kaibigan. And sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Okay, so inasahan ngayon na kung saan si former President Rodrigo Duterte ay inasahan po na darating, mga kaibigan. Isa yun sa mga inasahan, although kanina nandun na, no, sila ka Eric, naging yun nga, nagbigay na ng pahayag sila ka Eric, pumunta na sila, dumating na sila doon. Actually, medyo maaga pa sila ka Eric dumating po doon, mga kaibigan, sa Tagum City. Batid naman po natin ka Eric, mga kaibigan, isulid dyan sa sumusuporta sa pamumuno noon ni former President Rodrigo Duterte. And at this time, nakikita po ng ating kasalukuyang administrasyon, no? So isa po 'yan sa mga pag-uusapan natin at bibigyan ko po kayo ng update kung ano na mga ba makaganapan and kung gaano nga ba karami. Kasi nung una kasi ang expected talaga is 100,000. Okay? Pero dahil nga pinatawan gang kuno so to. Trust me. Pero dahil pinatawan ng suspension itong si Gob, mga kaibigan ng Davao City, ng Tagum City, inaasahan dito na bukod sa mga supporter ni former President Rodrigo Duterte, ay darating din po ang mga supporters o mga taga-suporta nitong ni Tagum City Governor Gob, mga kaibigan. Kung saan, no, kasi bigla-bigla kasi nakikita po natin kung paano gipitin ang administrasyon na ito ang mga hindi po pumapabor sa kanila. Ito po yung nakakalungkot sa kasalukuyang sitwasyon po sa ating bansang Pilipinas. Okay? Marami ho dyan ang talagang nagtitimpi na. Ito guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami kasi that's a very, very unexpected, no, na sa mga ganitong eksena, tikom dito ang bibig ng mga media. So at this time, bukod sa vlogger, hindi po tayo kailangan umasa sa mga big media because at this time, batid po natin lahat ng big media, mga media ho na yan, ay nabubusalan po yan. Although, I understand, no, it because kung ikaw ay umagen sa administrasyon na ito, malaki talaga ang posibilidad na ikaw ay matanggalan ng prangkisa. Why it because, batid naman po natin lahat na ang prangkisa ay pinagkaloob lamang ng isang kongreso. Na kung saan, kapag ka kinuha na ito, kapag ka ikaw pinag-initan, no, dumating yung time na yon. Although, mayroon tayong tinatawag na due process or mayroon tayong tinatawag na law, no? Pero mga kaibigan, ayun po sa batas po natin, no one is not above the law. Pero ang nangyayari po sa administrasyon na ito ay meron pong kinikilingan ang ating pong saligang batas. Paano ko nasabi? Kasi katulad po niya ng SMNI. Ang SMNI kasi hindi talaga nanahimik yan. Alam naman po natin na pag sinabi, pag binunyag, SMNI, alam po natin is, is all about tilling the truth, no? Kasi sabi nga po natin mga kaibigan, ang SMNI ay hindi po yan against po sa administrasyon na ito. Pero ipapakita ko muna sa inyo before tayo mag-comment dyan, before tayo magbigay dyan ng opinion. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pong mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and also sa ating pong mga OFW at emigrant na nanonood sa oras po nito. Ano man pong oras sa inyo sa ngayon, binabati ko po kayo ng magandang araw, batid ko naman na iba-iba pong ating oras. Maaring sa ibang bansa sa ngayon, umaga, tanghali, gabi. No? So yan, binabati ko po kayo ng magandang gabi. Pagbati mula dito sa Pilipinas, oras po natin Filipinas time, alas 7:25 ng gabi. Okay mga kaibigan, ito po, ganito po karami, gaya na sinabi ko, nagagalit. Ayan po, ito po ay from Dizar, SMNI. Ayan po. Pasensya na kayo dahil hindi ko na ngayon laptop ko kaya hindi ako nakapaggamit ng laptop at this time. But don't worry mga kaibigan, dahil ay grabe. Million, ano na to, parang million na to yung dumalo eh. Tingnan niyo po mga kaibigan, oh. Ayan, oh. Oh. Okay, wait lang ha. Wait lang. Ito na, nagsalita na si Gob sa oras po na ito. Batid naman po natin lahat mga kaibigan na marami talaga ang sumisimpatya dito nga po sa nagiging ano ni Gob, no? Tingnan niyo po kung ganyan karami. Ayan. Ganyan po karami. Grabe. Oh, tingnan niyo po, oh. Okay.
Grabe, guys. Actually, dito natin makita, dito sa eksena po na ito, dito po natin makita kung gaano nagagalit ang taong bayan. Paano po nagagalit, ano na po ba ang nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Kung mapapansin po natin, mga kaibigan, ang dami po nito ay mas marami sa liwas ang Bonifacio. Tingnan nyo po. Okay. Ayan po. Entitled Pagtatanggol sa Watawat, narrated by Lady and Vincent Livres, our provincial. Tingnan nyo po, mga kaibigan, inaasahan po na darating doon sa ngayon si Ito din ang administrasyon na ito, which is inaasahan din po at this time, walang iba po si Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, mga kaibigan, paliwanag ko lang ng konti sa mga bago dito kung bakit nga ba hindi tayo nakarating sa Davao at saka ano nga ba yung pinaka-reason kung bakit nga ba dumating pa sa time, mga kaibigan. Tingnan niyo itong sitwasyon na, wait lang, papaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba napunta ang Maisog Rally doon sa Tagum City na kung saan nga po ang gobernador po sa lugar na yan ay wala pong iba kundi si Gub. Okay, Ma'am Ami, good evening. Thank you so much for being here once again. Magandang gabi. Yan, mga kaibigan, one way, solid tropang Bisaya, solid Duterte, solid po na sumusuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Don't forget everybody, kibiganin po natin si Ma'am Ami Cabrera, one of my solid tropang Bisaya. Ngayon, mga kaibigan, bakit nga ba hindi nakarating kami dyan sa Davao City at this time? Eto, ganito lang yan ang ating pinakadahilan. Kasi on that spot yan eh, nagbago-bago ang schedule. Kasi ang pinakamin na schedule talaga niyan is nasa Bulacan. Sabi ko nga, ang ganda sana nun. Nasa Bulacan, ang lapit-lapit lang sana. Eto, to be honest, it's my own, ha? It's my own opinion, mga kaibigan, about that. So, ang nakita ko kasi dyan, ganito kasi yan. Sabi ko nga, kung sakasakali sana, natuloy ang prayer rally dito po sa Bulacan, kasi yun naman talaga ang pinaka-original plan is Bulacan talaga yan. Naibaba na yung list sa amin na kung saan ang pinaka-original plan talaga is Bulacan, hindi po sa Tagum City. Okay? Although, yes, siguro naman expected natin na magkakaroon naman talaga ng mga prayer rally dyan sa Tagum City, part of Davao City, mga kaibigan, na kung saan, hindi pa sa ngayon sana yan mangyayari. Hindi pa sana talaga itong time na to ang expected po natin dahil ang original plan talaga niyan nasa Bulacan. Actually, ang expected nun, itong first week yata ng April, no, itong month na to. Actually, yun talaga yung pinaka-original plan. Okay, so ang nangyari po kasi dyan, mga kaibigan, hinarang po nila. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon, hindi po nila pinayagan sa Bulacan. Kaya nangyari, naglipat po sila ang Maisog Rally, lumipat po doon sa Tagum City. Which is, ito na nga po ang naging matya na kung saan sinuspended. Ang suspension po ay from the office of the president. Ang galing mo, Mr. President. Napakabugo mo talaga. Nanggigigil kami sa'yo. Ay, Idol Fans, good evening once again. Thank you so much for being here once again. Thank you. Okay? Sa lahat po ng mga nandito, magandang gabi po sa inyo. Napaka, alam nyo yung administrasyon na ito, nanggigigil ho kami dito sa totoo lang. Kasi mga kaibigan, alam nyo, katulad po niyan, ito, totoo to ha, yung nangyari sa SMNI. Okay, talking about SMNI. Ang SMNI, from the start talaga, nakita po natin kung paano nga ba nadurog ang SMNI. Okay, although, yes, sabi natin, magandang intention ng ating Pangulo. Pero ang nangyayari kasi sa ngayon, mga kaibigan, naniniwala ako na lahat po ng mga action from Congress, okay, kasi ang Senado kasi hindi nila madadala yan. Okay, ako po naniniwala po ako, mga kaibigan, na yung Senado, hindi po nila madadala sa kanila pong mga balakin sa ating pong bansa. Although may mga iilan dyan, kasi batid naman po natin, syempre, yung Senate of the, Senate of, ano man tawag doon, yung pinakamataas sa mga sa senador, yung si Migsewere, di ba, nakita po natin, laging ano yan, masyadong dikit yan sa ating Pangulo, mga kaibigan. So, anong nangyari dyan? Sabi ko, yung iba dyan, yes, madadala niya. Ma'am Herman, good evening, thank you so much for being here. Don't forget everybody, kaibiganin po natin, Fans TV official, yes, my friend also. Okay, ang nangyari dyan, siyempre, mga kaalyado yan. Pero marami diyan sila Senator Amy Marcos, sila Bato de la Rosa, Senador Tolentino, yan sila mga hindi. Although siguro at this time siguro ano yan sila medyo papabor, medyo kumbaga alam naman po natin ang kalakaran ng mga politiko, no? So at this time alam po natin parapit na po ang election 2025 and then pagdating po, mga kaibigan, ng Ma'am Nikki, good evening. Thank you so much for being here. Pagdating po ng this coming October ho, mga kaibigan, magkakaroon na ng piling. Kaya nga ngayon ang mga senador, siyempre nag
kay Marcos, hindi dapat sila kukontra sa mga Duterte. Why? It because batid po nila na kailangan po nilang makukuha from Duterte supporters and also Marcos supporters. Kasi alam nyo, yung mga yellow tars kasi malabo na yan. Kasi alam naman po natin lahat, ang yellow tars, dapang-dapa na yan. Pero mga kaibigan, tingnan ulit natin, silipin ulit natin kung gaano na nga ba karami ang mga dumalo ngayon doon sa Tagum City na inaasahan nga po ngayong gabi ay darating din naman si former President Rodrigo Duterte. Okay, ito na po. Ito na po si Gob, nagsalita na po mga kaibigan. Ayan po, ayan, ganyan po karami. Para sa ating gigigugmang si Kuya ayan. Gob Edwin Ubahi. Ayan po, ayan po, ganyan po karami. So I would like to call the representatives of the Roman Catholic, Christian, ayan o. Muslim, and indigenous people for a short ecumenical. Ganyan po karami mga kaibigan. Estimated ko nito, hindi lang ito 100,000. Yes, after the ecumenical prayer, we'll be witnessing a short performance. Ayan, ganyan ho karami, oh. Entitled Pagtatanggol sa Watawat, narrated by Lady. Alam nyo, okay, bigyan tayo ng opinion. Alam nyo po, mga kaibigan, ang ginagawa po ng administrasyon na ito at this time, ha, yung nakikita po natin, akala kasi nila, mangyayari pa yung way back 1972. Okay, natitingnan po natin din pababa noon nung nagkaroon po ng martial law nung pangapanahon po ni Marcos Senior. Okay, nakita po natin, ang akala po kasi nila mangyayari pa 'yon. Ang akala po nila mangyayari po. Although at this time nakikita naman natin na parang although hindi pa naman talaga nag-declare ng kumbaga, mga kaibigan, Senate President. Dawit, thank you so much for being here once again. Good evening. Ganito kasi 'yan mga kaibigan. Akala po kasi nila mangyayari pa yung nangyari noon. Yung, yes, tama, nag-declare. Although, yes, karapatan, may power ang presidente na magkaroon, mag-declare ng martial law. Ngunit at this time, hindi ho yun aasir. Hindi po kakagatin ang taong bayan yun. Mag-aalsa po ang taong bayan. Alam niyo po kung bakit? Yes, tama po. Alam po natin lahat na kung saan ang mga media ay nahahawakan po yan ng mga yan. Dahil nga po, gaya po ng nabanggit ko kanina, ang media po ay under po yan. Ang kanila pong mga prangkisa, kapag ka sila po'y pinag-initan na ng Kongreso, ay wala na ka na po magagawa. Di ba? Kaya nga po, syempre, hanap buhay yan. Media, syempre, dyan sila kumikita. Mga advertiser, mga ads sa Facebook, sa YouTube, etc. Okay, ganun. Kumikita sila sa pamamagitan po, mga kaibigan, ng mga bagay po na yan. Syempre, hindi mo pwedeng atakihin ang atakihin. Kapag sinabi ng gobyerno, kapag ganito dapat ang gawin mo, dapat sumunod ka lang sa panahon po natin ngayon. Pero batid naman po natin lahat, ng panahon po ni former President Rodrigo Duterte, ay buhay po talaga ang demokrasya nung panahon na yon. Nakikita po natin kung paano buhay ang demokrasya nung panahon na yon. Kaya nga po at this time, although mga kaibigan, siguro kung hindi nagkataon, ako naman, it's my own opinion. Nakikita ko talaga, way back 2019, after this time, 2024, ang nakita ko talaga dyan, kung hindi nagkaroon ng media, o kung hindi nagkaroon ng vlogger, kung hindi nagkaroon ng Facebook, YouTube, TikTok, etc., hindi din po talaga mananalo si Marcos Jr. Yan po yung observation ko. Dahil alam naman po nating lahat na marami po talaga sa mga media ay pro-dilawan. Yan po yung katotohanan, mga kaibigan. Huwag po tayong magmaang-maangan. Karamihan po sa mga media ay hawak po ng mga dilawan. Kasi batid naman po natin, magkatapos mapatalsik, si dating Pangulong Ferdinand Marcos, okay, sumunod doon mga dilawan. Si Cory, si BNR, okay? Sunod-sunod na yon. Tapos si Pinoy, etc., si Glor. Although karamihan talaga noon ng mga vigor na namuno, si former President Rodrigo way back 2016 up to 2022, ay halos lahat po nun ay mga dilawan talaga na upo. Batid po nating lahat. Ako, mga kaibigan, alam ko po yan na kung hindi po nagkaroon ng social media, hindi rin mananalo si Marcos Jr. Kaya po, huwag niyong gagamitin yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi po mangyayari yung binabalak nyo. Alam niyo kung bakit? Dahil din sa social media. Kung sa social media kayo, sa pamamagitan ng social media, bumangong inyong pangalan, sa pamamagitan ng social media kayo nanalo, social media din ang magpapabagsak sa inyo. Hindi po ang mga media na yan, dahil ang mga media this time ay tikop at nababayaran. Siyempre mga kaibigan, ito may kwento ako sa inyo. It's all about your reality. Ganito. Kailan lamang naglabas po si Maharlika ng dokumento na kung saan nga po, naayon po sa dokumento, si Marcos Jr. ay gumagamit ng pulburon. Okay. Nga pala, siyempre, ang PDEA maglalabas yan. O hindi yan, hindi totoo. Hindi totoo ang sinabi ni Maharlika. Pero alam niyo po mga kaibigan, dinilit po yun ng inquirer. Okay. Diyan po natin makikita kung paano po natin
kung papaano po nahahawakan po ng gobyernong ito ang mga media. Isipin niyo po, nag-post na yung Inquirer. Okay, nag-post na ho sila. Sabi ho nila, kilalang vlogger na si Maharlika ay naglabas ng ganito, ganyan. Pagka ilang oras lang po siguro pinagsabihan. Okay, pinagsabihan siguro kaagad. Pagka ilang oras lang po nakita po natin, deleted po kaagad. Ganun po sila kalupit. Okay, back to topic tayo mga kaibigan. So about the Tagum prayer rally, no, ng Maisog. Tingnan ulit natin, silipin natin kung gaano na nga ba karami ang mga dumalo doon at this time. Kasi at this time, patuloy po na dumadami ang tao, mga kaibigan ko. Ito na po. Ayan po, si Gub na po ang nagsasalita ng Tagum City. Okay, tingnan natin. Ang dami nito. Hindi lang ito 100,000. Okay. Grabe ito mga kaibigan, nagagalit ito talagang parang milyon na to eh, no? Ang dami, grabe. Alam nyo, ito kasi yung rally na hindi po talaga ito katulad ng ginagawa ng mga rally ng mga dilawan na magulo. Ito po mga kaibigan, makikita po natin is a peaceful rally. Ito po ay talagang organized masyado. Kasi ano nga dumadalo naman po sa rally po na ito is matitino naman po, hindi naman yung mga buang-buang, may mga something sa utak, etc. Tingnan natin. Ayan, nagagalit yung sambayan ng Pilipino. Ito, nagagalit yung ano. Ay astro tanan makabuyo sa dignidad o panag-uyon. Ayan po. Dami, oh. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ginagalit nyo kasi yung tao, eh. Ganyan po karami. Grabe, ganito siya. Ito, tingnan nyo, oh. Ang bugas na tag 20 ay aksan. Okay mga kaibigan, alam niyo po, yung eksena sa ngayon, eh, wala na. Kumbaga, wala na talaga tayo, parang wala na tayong aasahan sa gobyernong ito. Kasi, nakita po natin, although, yes, na itapik ko na rin to kanina, pero itatapik uli natin, na kung saan nga po mga kaibigan, yes ma'am, sa Tagum pa lang yan ha. Pero parang alam niyo, expected ko, kaya ho, ganyan, sinabi ko na to nung nakaraan, kaya po ganyan kadami po ang mga dumalo dyan sa Tagum City. Alam nyo kung bakit? Kasi gaya na sinabi ko, nagkaroon ng pagsasama. Yung supporters po ng former President Rodrigo Duterte ay sinabayan po yan ng mga supporters naman ni Gov. Olo, batid naman po natin na si Gov ay isa po ito sa mga kaalyado. Okay? Kaalyado po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po, kumbaga, yung mga supporters ni Gov, sumuporta din, kumbaga nagsama-sama, nagkasabay-sabay po yan. Kaya ganun po, nakita po natin na hindi ho ganun lang ho karami yan. Sobra, actually nakita natin sobra-sobra yan, parang ano to eh. Estimated ko dito baka mga 300,000 siguro. Estimated ko lang ha kasi ang lapad ng video nila eh. And ang dami na rin po mga kaibigan na nanonood pero ang lapad talaga ng video. Binyo. Tingnan niyo po oh. Oh? Alam sa kaayuhan. Tingnan niyo po ha. Yeah, ito yung bungad. Ayan bungad yan, bungad. Ayan. Bungad yan ha, sa stage banda yan. Ayan. Kasama niyan. Sa kadaghanan, pagpangita sa maayong pagdumala, nga nagsilbi sa tanan, nga katauhan, sa walay pagpinig. Ayan. Hinaot nga ang mga paningkamot. Yung down, andyan po si mga Lisa Tana, si Sarah, patuloy din po nilang inaangat. Okay, yung mga may mga dara din po sila mga tarpaulin ng Vice President Enday Sara Duterte. Okay? Pasensya na po kayo, hindi ko kasi nadala yung aking ano, yung laptop po natin. Kaya hindi po tayo nakakapag actually yung Vrizium, no? Ayan, wait lang. Parang humina na yung ano natin. Humina na yung signal. Okay mga kaibigan. Ganun po ano, nakikita po natin at this time, nakita po natin kung gaano po karami ang mga dumalo nga po dyan sa prayer rally. Kaya kayo sa mga ano dyan, sa mga nandyan ngayon sa gobyerno, kabahan na po kayo. Sa bagay, patuloy nyo naman na hinaharang ang mga prayer rally, pero hindi po talaga mapipigilan yan. Katulad yan ang nangyari doon mga kaibigan, sa ano,
sa ano doon sa tawag nito doon sa Liwasang Bonifacio, no? Actually 7 days 'yon, pero at this time nakikita po natin talagang limpak-limpak po talaga ang dumating po doon sa Tagum City. Ganun po nakita po natin gaano ho karami talagang dumalo. 'Di ba? Sabi ko nga, medyo, siyempre, tagilid kami. Kasi, katulad po niyan, mga kaibigan, batid po nating lahat. Siyempre, ako naman, kaya lang naman po ako hindi dyan, nakapunta dyan sa Davao City at this time. Kasi sabi ko, on that spot kasi yan. On that spot yan. Kaya sabi ko, ang laki ng pamasahe. Isipin niyo po yung pamasahe niyan, nasa around 9,000 yata. Siyempre, balikan yan. So, 9,000 plus 9,000 equals 18,000. So, ganun po yung pamasahe po namin. Wala pa dun yung foods, no? Wala pa dun yung hotel. Okay? So, ganun po. Siguro magagastos kayo around nasa 23,000 noong kapag kayo po ay pumunta dyan sa Tagum City or na kayo po ay nag-attend. Nandyan po sa tinatawag po natin na Maisog Rally dyan sa Tagum City. Na kung saan nga po naging mitya pa yan. Na kung saan, itong si Gob, maaring matanggal yan. Kasi yan nga po yung nasuspended na nga po siya ng 2 months dahil nga po sa pagka siya po'y pumayag na magkaroon ng free rally dyan po sa kanyang lugar na kung saan ay kanya pong nasasakupan, Tagum City. Okay? So nakita po natin, mga kaibigan, sabi ko nga, hindi kaya, alanganin ako. Tapos hindi natin alam kung may mga susunod pa yan. By the way, kami naman ay nag-aabang lang. Sabi ko nga, kung NCR sana, okay yun kasi Bulacan. Yeah. So Bulacan lang sana 'yon. Kaso nga lang inaharang. Masyado ganun po ka mga bangag itong mga 'to. 'Di ba? Ganun po sila kawalang mga walang utang na loob sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo kung bakit nagagalit si Gob? O bakit nagagalit ang sambayan ng Pilipino, yung mga nasasakupan ng lugar ng Tagum City na kung saan isipin mo si Gob. Ano po 'yan, taong bayan ho ang naghalal ho diyan. Tapos sa simpleng ganun, bibababaan mo ng suspension, no? At ito po, mga kaibigan, ay permado ng Office of the President. So ganun po sila kalupit. Alam nyo, Mr. President, ang laki po ng tiwala ng tao sa inyo, di ba? So akala ho namin na kapag kayo po'y nanalo bilang pangulo ng Pilipinas, magiging okay na po ang Pilipinas. Pero hindi po pala. Diba? Alam nyo, marami ho kaming nabudol mo. Ma'am Merlin, good morning, good evening, magandang araw po. Thank you so much for being here. Once again, Ma'am Merlin, gagawin kitang moderator. Ayan. Ma'am Merlin is one of my moderator at this time, mga kaibigan. Kaibiganin po natin si Ma'am Merlin. Ayan. Sabi ko, nabudol mo kami. Oo. Nabudol mo kami. Hindi kami hindi talaga na, kumbaga yung pamumuno ni Junior ngayon, parang masahol pa ito. Siya naging pamumuno noon nitong ni Dilawan. Alam niyo, mga kaibigan, sabi ko nga, ano ba to? Hindi ba sila nag-iisip? Hindi ba sila nag-iisip na talagang at this time, alam naman po natin lahat na nagagalit na po ang taong bayan? Hindi ba sila nag-iisip? Minsan napapaisip ako ba? Sabi ko, ano ba to? Ano ba yung intention nila para ba talaga galitin ang taong bayan? Kasi ang dami-dami na pong katiwalian na nangyayari. Katulad po nun, actually nakita ko talaga, doon talaga nagsimula yan, mga kaibigan, doon sa umabot po ng 700 ang kilo ng sibuyas. Okay? Ano doon yung sumunod? Yung sumunod po doon, mga kaibigan, doon na yung mga smuggler, yung hanggang pataas po ng mga bilihin. Diba? Tapos ngayon, sundan pa. Parang kahapon lamang yata, mayroon yatang nanalo na naman sa loto. Ganun po kabilis maging milyonaryo ngayon. O, diba? Alam niyo saan napupunta 'yan? Sa kanila lang din 'yan. 'Di ba? Kasi binulgar 'yan ng dating PCSO na kung saan namumuno diyan sa PCSO, walang iba kundi sa Sandra Camis from Masbate. Binulgar po niya kung ano nga ba ang kalakaran meron diyan sa PCSO. Okay? Nakita po natin, mga kaibigan, nakakapagtaka. Sabi ko, ano ba 'to? Ginagalit niyo ba talaga ang taong bayan? Huwag niyo kaming utuin. Nung una naglabas kayo para hindi masyadong halata, parang ang lakas talaga ng mga tama nila, no? Kasi ganito yan. Nung una, PCSO, lumabas po sila ng imahe na kung saan edited. Diba? Doon pa lang, booking na sila eh. Ano ba, sinasadya nyo ba yan? Ano ba yung purpose nyo talaga? Ako napapaisip ako eh. Papaisip ako kung sinasadya nyo ba yan or talagang gusto nyo talagang magalit ang tao or what, diba? Kasi, unang-una nagpalabas kayo ng fiki ng mga litrato. Ito naman si Rapid Tulpo, kunwari investigation tong Rapid Tulpo na to. 'Di ba?
Alam mo si Rapi Tulpo, hindi ko alam kung anong ginawa niya, kung bakit bigla na lang nanahimik yung patungkol doon. 'Di ba? Parang wala na, naging kaibigan niya na lang, naging kaibigan niya na siguro, no? Question mark 'yan ha, Rapi Tulpo ha. Okay? Ngayon mga kaibigan, puro lang 'yan ganyan 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 si Rapi Tulpo. Wala din naman 'yan. 'Di ba? Wala din 'yan. 'Di ba? Sinimulan niya investigasyon yung patungkol doon, kunwari pagalit-galit siya. Wala naman nangyari. Ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Ang nangyari, eh yun na. Nakikita po natin ngayon, pagkatapos po noon, na kung saan nagpalabas po sila ng mga edited video, mga kaibigan, na kung saan, doon nga po, yun daw umano ang nanalo for security, etc., etc. Naku naman, huwag nyo kaming pinagluluko for security. For the long, ah, short story, huwag nyo kaming pinagluluko. Alam nyo kung bakit? Ngayon lang ho nangyari yan sa history ng Pilipinas. Naglumabas po kayo ng mga edited picture para mapagtakpan ang inyong mga walang hiya ang ginagawa sa PCSO. Diba? Alam nyo bakit? Diba? Pagkatapos nun, sunod-sunod na yun nangyari na lagi-lagi nang may nananalo sa PCSO, sa luto ho na yan. Alam nyo dati, to be honest ha, tumataya din naman talaga ako dyan. Kasi lahat naman tayo ho naghahangad maging milyonaryo eh. Lahat naman tayo nangangarap, sino ba naman ang hindi? Tell me the truth. Sabihin nyo nga sa akin kung sino. Diba? Oh, sino dyan ang ayaw? Sabihin nyo yung katotohanan. Oh, sino yung may ayaw na, sino yung may ayaw magkaroon ng pera? Diba? Alam nyo, malaki ang nagagawa ng pera, mga kaibigan. Mahirap po pag wala hong pera. Yan pong reality. Malaki pong nagagawa ng pera. Diba? O, si lahat naman siguro tayo nangangarap. O sige, mga, sabihin na lang natin hindi lahat. Siguro nasa 80 to 90% nangangarap po ng Pilipino magkaroon ng marap ng pera. Diba? Masarap may ganun. Pero siyempre ako, nangangarap din ako dyan dati. Kaya tumataya ako dyan sa PC, sa luto dyan dati. Tumataya ako dyan, aminin ko po sa inyo, ilang taon din ako dyan tumaya. Pero at this time, mga kaibigan, huwag na kayong tumaya sa PCSO. Alam nyo kung bakit? Sayang pera nyo. Isipin nyo, lahat tayo, di ba? Isipin nyo yung tumataya sa PCSO, sa luto na yan. Hindi naman lahat dyan mayaman. Marami po dyan, mga kaibigan, mahihirap. Gaya na sinabi ko nga kasi gusto nila magkaroon ng pera. No? So, ultimo sana pambili ng ganito, itataya pa sa luto kasi nagbabaka sakali. Tapos, hindi na mangyayari yung mga pangarap nyo. Hindi na po mangyayari yung mga pangarap nyo. Alam nyo kung bakit? Paano pa mangyayari yun? Halos linggo-linggo may nananalo. O kahapon lamang, isang araw yata, may nanalo. Ito, pakita ko nga sa inyo. Magkano na panalunan? 655, mga kaibigan, ayan po, 222,993,353. Okay. Ganun po kalaki. 222 million po ang kanila po. Almost 223 million po ang napanalunan na naman. Grabe talaga kayo. Lakas ng tama nyo. Diba? Bago lang yan. Kahapon, ano ba yan? Ano ba tayo ngayon? Ano bang date tayo ngayon? April 14? O ayan. Kahapon lang yan. Parang kailan lang may nanalo sa PCSO. Diba? Ngayon may nanalo na naman. Tiba-tiba sila dito. Ang laking pera to. Ama, yung 200, almost 223 million. Ganyan po kalaki ang napanalunan naman daw umano. Okay? Pinaglulukon yung mga tao. Di ba? Oh. Kaya ngayon, galitin yung taong bayan. Baka hindi kayo magtatagal dyan. Hindi kayo magtatagal sa inyong mga posisyon. Totoo yan. Eto mga kaibigan, walang kasalanan ng Pangulo dyan. Sa PCSO may sekretaryo at may mga tao yan. Walang kasalanan ng Pangulo dyan at sinisisi sa Pangulo. Di yung masisira si PBA. Alam nyo ba? Bugo naman ito. Pakaub-ub mo naman. Pakaub-ub mo naman. Walang kasalanan niya si Bongbong Marcos kasi ganyan sa PCSO. Hoy, meron. Siyempre, PCSO, sino ba namumuno sa PCSO? Di ba Robles? Oh. Paano walang kasalanan si Bongbong Marcos patungkol dyan sa nangyayari sa PCSO? Di ba? Wala kasi, hindi niya kasi ginagamitan ng kamay na bakal at siguro alam niya din yan. Siguro lang naman. Di ba? Oh. Sipin niyo po, si Robles, kaibigan niya ni Lisa. Lisa Marcos. Nakita niyo ba yung pagbati ni Lisa Marcos patungkol dyan kay Robles? Oo, oh, ayan. Ayan, magaganito ka na daw. Senior citizen ka na. Bumangon ka na dyan. Sabay, kasi sasabay-sabay pa tayo maging milyonaryo. Paano sabihin na hindi kailangan sisihin dyan si Bongbong? Asawa niya, kaibigan niya yung ano, sila naman nag-appoint dyan kay Robles. Who na yan? Di ba? Okay. Oh. Alam niyo, gagalit na talaga ang tao. Kasi doon sa ginagawa nilang panggigipit, no? Bukod pa yon, bukod pa doon sa nagagalit yung taong bayan dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, bukod yon, mayroon pang isa. Yun nga tinatawag po natin na ginigipit po nila yung mga umaatake po sa kanila. Kaya nga po, nakita ko po mga kaibigan,
Sabi ko, hindi po malayo, nagigipitin po kami ng mga yan. Siyempre, sino ba naman kami, sino ba naman kami? Diba? Kung nagigipit nga po nila ang like, sample, yung mga matataas na official, yung matataas na mga wala namang ibang ginawa, kundi gumawa ng mabuti para sa bansa po natin, how much for who kami? Diba? Siguro nga, baka dumating yung time na yon na baka kapati po kami ay gigipitin po ng mga yan. Diba? Hindi po mangyari yon hanggat po sila po ay nasa posisyon. Kasi naramdaman lang po natin ang demokrasya sa bansa po natin noong panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Okay, ang dami naman kasi ng mga katawilaan kasi mga nangyayari ngayon. Sa kabila po ng pagtaasan po ng mga presyo ho ng mga bilihin, dyan po nila sinusulong ang PIPI na yan, People Initiative, cha-cha ho na yan, charger change ho na yan. Diba? Oh, alam niyo po mga kaibigan, every time po nagkakaroon po ng prayer rally, nababanggit po ang cha-cha ho na yan. Nababanggit po ang People Initiative po na yan. Hindi po kami antay sa People Initiative. Hindi po kami antay sa cha-cha ho na yan. Okay? Wala pong problema sa saligang batas, wala pong problema sa cha-cha, wala pong problema sa People Initiative. Ano po yung problema? Diyan po sa mga namumuno. Okay? Kasi gaya po ng sinabi po natin, ano nga ba napapaloob dyan mga kaibigan sa People Initiative? Ano ba napapaloob sa cha-cha ho na yan? Taong bayan po ang husga. Taong bayan po ang magde-decide kung kayo po'y manatili sa inyong mga posisyon. Kung kayo po'y manatili bilang namumuno sa bansa po natin. Pero ang taong bayan ay hindi po gusto na kayo po'y mamunot, taloy-tuloy po kayo mamuno sa bansa po natin. Okay? Kaya nakita po natin mga kaibigan, ano ba nangyari dyan? Nagbayad ho sila. Para lang magkaroon, makalikob na mga pirma, bumaba po sila kung saan sa mga mayor, mga barangay, para po sila ay makakuha po ng mga People Initiative. Pirma po, galing po sa mga kababayan po natin. Alam niyo po mga kaibigan, sa province po namin, bumaba din doon ng mga ganyang papel. Nasabi umano, galing sa mayor, na kinakailangan daw umano pirmahan kasi pag galing sa mayor, ibababa sa barangay. Okay, kailangan daw umano. Na nga yung mga kababayan natin, nilulukong nyo pa sa mga kawalang hiyaan nyo. Sa totoo lang po, alam nyo, kawawa talaga ang tao. Kawawa yung mahihirap. Kasi ang mga mahihirap, ito lang ang laging ginagamit ng mga sakim ng mga politiko para po sila tuloy-tuloy na yumaman at manatili ho sa kapangyarihan. Tayo ho, mga kaibigan, ang ginagamit po ng mga yan. Kaya kayo, maging mapag-umauta kayo. Huwag kayo masyadong maging ano, depending niya kay Marcos Jr. Diba? Huwag kayo masyadong maging depending. Wala ho yan. Diba? Tingnan nyo yung sigaw ng taong bayan. At saka mga kaibigan, bukas po, magkakaroon po ng tigil pasada po ng Madivela and also Piston. Buong Metro Manila po yan, magkakaroon po yan ng tigil pasada. Okay, sino na nga ba? Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko, ako naman, hindi naman ako against sa pagkakaroon po ng modernisasyon ng mga jeep po natin. Pero naman, at this time, yan ba yung uunahin nyo? Ha? Yan ba yung uunahin yung pagkakaroon ng modernisasyon ng mga jeepney po natin? Hindi naman ako dyan against dahil maganda naman yung sana magkaroon tayo ng mga modernong sasakyan, no? Like example, yung mga bagong jeepney hunga na yan, yung mga the aircon, etc. Siyempre ako, pabor ako dyan. Siyempre parang makikita natin dyan. Kasi hindi naman kasi talaga, kumbaga kung titingnan natin, actual, parang yan yung magiging titingnan natin. Oh, umuunlad ng Pilipinas kasi nakikita natin yung mga jeep, gumaganda, nakapang-aircon na yung mga jeep, wala na yung mga saraw na yan, yung mga jeep ho na yung saraw, so wala na yan. Kumbaga nagkaroon ng modernisasyon mga jeep ho natin. Parang ang ganda tingnan, di ba? Parang, umuunlad ang ekonomiya ng bansa. O, hindi po totoo yan, mga kaibigan. Dahil po, kung gusto nyo talaga na mangyari yan, unahin nyo muna yung mga pangunahing needs ng mga sambayan ng Pilipino. Di ba? Wala eh. Di ba? Kung mayroon man nagpapagulo sa Pilipinas, yan po yung mga namumunuho na yan, mga kaibigan ko. Kami, siyempre, demokrasya tayo, karapatan namin ang magsalita. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundo na to. Ako, mga kaibigan, tanggap ko na kung ano man mangyari sa akin. Kasi unang-una, sabi ko, kaming lahat na mga sumusuporta sa administrasyon na ito, tanggap ho namin yan. Sabi ko nga sa sarili ko, minsan lang ako mabuhay sa mundong na ito. Then after this, siguro yes, ginamit siguro ako ng Panginoon para gawin ho ito yung mga bagay. Kasi, sasabihin sa inyo yan. Vlogger po kami ng taong bayan at hindi po ng sinumang politiko. Kumikita kami sa YouTube, yes. 101% kumikita kami. Lang mga vlogger na yan nagbablog kay mga Ensaymada vlogger, mga Frodo Duterte. Siyempre kumikita yan. Sino ba naman? Sino ba yung papakapagod na hindi ka kikita sa vlog? Wala akong ganun, mga kaibigan. Very practical po tayo. Pero pagiging practical po namin na sumusuporta sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam nyo sinong bumabayad sa amin?
Alam niyo kung sino nagbabayad sa amin? Hindi po mga politiko, kundi YouTube. So, ibig sabihin, binabayaran kami ng YouTube na nga ayon po sa aming import. Hindi po sa pamamagitan po ng aming paninira na kung sino man mga politiko. Oh, hindi. Magkaiba yun. Ang bayaran ka ng politiko o binabayaran ka ng YouTube sa pamamagitan ng iyong sipag. Kasi sa ginagawa po namin mga vlog, kumikita si YouTube, kumikita kami. Oh, ibig sabihin, binibigyan namin ng kita si YouTube, binibigyan din ho kami kasi ginagamit namin ang platform na YouTube. So, anong problema doon? Ang problema lang doon, kapag ka ikaw vlogger ka, nagpapabayad ka sa politiko para siraan ang iyong, kahit alam mo naman talaga na yung maganda naman talagang ginagawa sa bansa natin, Bongbong Marcos. Sabi ko nga, ayaw ko sa kanya talaga, sa totoo lang. Ayaw ko na, although yes, sinuportahan namin yan nung kasagsagan ng eleksyon way back 2022, pero hindi naman ako bumaliktad. Kasi siyempre, sabi naman kasi ni Sara, supportan niyo si Bongbong kasi ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Sabi ni Sara Duterte yun, supportan natin si Bongbong. Kaya siyempre, ako naman, sino ba naman ako? Barang TDS tayo, tapos hindi tayo susuporta. Sino ba naman tayo para hindi tumuporta sa sayang ano na yan? Di ba? O, hindi ho papagulo po sa Pilipinas, yung mga namumuno po sa ngayon. Kasi kami, kumbaga kami, tagapagbatid lang po kami. Okay, tagahatid lang po kami ng mga balita, mga sitwasyon sa bansa po natin. At least aware din kayo. 'Di ba? Hindi po nagpapagulo sa Pilipinas ang mga ginagawa po ng mga vlogger ho na 'yan. Bagkus yan po ay nagiging awareness po yan para po sa sambayan ng Pilipino. Kasi alam nyo, kami po nasa ground po kami. Okay? Yes, naiikot namin Luzon, Visayas, Mindanao, iniikot namin 'yan, mga kaibigan. And at this time, nakita ko po talagang grabe talaga. Sabi ko nga sa inyo, kung bayaran kami, yes, andun ako sa Davao ngayon eh. Kung bayaran ako ng kahit na sinong politiko, kung ensaymada vlogger, siguro pwede. Oo. Sa totoo lang mga kaibigan, kung bayaran ako, andun ako sa Davao ngayon. Totoo yun. Kung bayaran ako, andun ako sa Davao ngayon. Sipin mo, sabi ko nga, parang kalanganin. Pinag-isipan ko mabuti yan. Sabi ko, ang laki na magagastos pagpapunta ako ng Davao. Kasi nasa, yun nga, gaya na sinabi ko, pupunta ka ng Davao, siguro isang araw ka lang doon, tapos gagastosin mo, nasa 23,000. Di ba? So, isip-isip ko, laki ng pera na yun, 23,000, malaki na yan. Laki na yan. So, isip-isip ko, hindi kaya. Di ba? Tapos, isang araw, isang dalawang araw ka lang doon. Hindi kaya, sabi ko, hindi. Hindi na lang pupunta doon. Kasi, syempre, ang kita naman namin from YouTube, hindi po from kung sino-sino mga politika. Kasi kung malaking bagay yun para sa aming insight, hindi na lang ako muna pupunta. Okay? Kung sakasakali man magkaroon dito ng mga pre-rally sa NCR, yun po talaga hindi po kami mawawala doon. 101% nandun po kami. Okay? Ma'am Punay, good evening. Thank you so much for being here once again. Oh. Ayan po mga kaibigan, ang sinasabi ko po sa inyo, na itong administrasyon na ito, siguro hindi na talaga ito hindi na ito magtatagal talaga. Okay? Oh, hindi na 'yon magtatagal. Kasi yung ano, lagi na natin naririnig yan, sabi ko nga sa inyo, kapag ka hindi napatunayan ni Maharlika Isulabot Pulboron video, ako din naman magsasabi sa kanya na sinungaling siya. Although kahit kaalyado namin yan at this time. Pero kasi ayon po kay Maharlika, mga kaibigan, sasabihin ko na po sa inyo ang dahilan. Alam niyo po kung bakit kailangan umabot? Kasi ang sabi ng mga pulahaw vlogger, mga bubo kasi parang hindi nag-aaral ng batas. Parang hindi nag-aaral ng batas, hindi nag-aaral ng law, etc. Sabi ko nga, ano ba talaga kayo? Tulad doon ni Mike Abe. Before natin tapusin ang live natin this evening, so sabi ni Mike Abe, bakit si Sara Duterte no comment sa Miss Philippines? Ay, sinagot na siya ni Bongbong Marcos. Okay? It's not the role. Oh, Vice President Sara Duterte talking about China. 'Di ba? Sabi ni Bongbong Marcos 'yan. Oh, kaya nahirapan ipaliwanag yung mga ub-ub, ano? Mga tinitwist lang talaga nila eksena, pero hirap talaga silang ipagtanggol si Dagunyur ngayon. Sila, Dagunyur mismo ang naglaglag sa kanila, mga kaibigan. Sabi ko nga, eto. Alam niyo kasi kung bakit kinakailangan? May idea ba kayo? Ako mayroon. Kung bakit kinakailangan, sabi ng mga pulahaw sa Ensaymada vlogger, bakit tagal-tagal na ng Pulboron video? Bakit ganun? Bakit hindi pa nila alabas yan? Totoo ba talaga yan? Ginagawa pa lang. Ano ba talaga ang Pulboron video? Totoo ba yan? Etc. Wala. Paninira lang Pulboron video na yan. Bakit ang tagal dakal? Bakit paabutin pa? Kailangan pa paabutin ng June? Kung mayroon talaga ang Pulboron video, dapat ngayon na. Kasi mga kaibigan, alam po natin, ang magiging epekto po ng Pulboron video sa ating Pangulo, if ever totoo yan, is walang iba kundi maaring impeachment talaga. Pagkatanggal po niya. Kailangan po siya bumaba kapag ka nagkataon na napatunayan na mayroon talagang Pulboron video. Kasi ano yan, kumbaga, mawawala dyan ang tiwala ng taong bayan. Ngayon,
Ayun sabi nila. O ngayon. Okay? Eh ako supportan Duterte talaga no matter what happen, mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, bakit nga ba? Mayroon ba kayong ano? Ma'am Inday, good evening. Siyempre ako no matter what happen, support Duterte talaga ako. Okay? Pero ano nga ba ang dahilan? Sa palagay nyo, ano ang dahilan bakit paabotin pa ng June? Diba, this coming June, magtutuyos na po ang ating Pangulo. May idea ba kayo? Okay, tingnan natin kung may idea kayo. Okay? Kasi marami nagsasabi dyan, ay hindi totoo yan. Kasi kung totoo yan, lumabas na yan. Yun nasabi ng mga Inside Mada Vlogger. Pero baka mayroon dyan matalino na magsasabi kung bakit nga ba kinakailangan paabotin muna ng June bago ilabas ang pulburong video. Tell me, mga kaibigan. Okay, meron ba? May idea ba kayo? Baka may lumabas dyan na isang matalino na magbibigay ng kanyang opinion. Although alam ko na, pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kung bakit kinakailangan umabot ng June bago ilabas ang pulburong video. Baka may idea kayo, manggagaling na dyan sa kung sino dyan ang may idea kung bakit kinakailangan umabot muna ng June bago ilabas ang pulburong video. Okay, titingnan ko, papalakpakan ko yan. Pero pag mayroon dyan isang tao na magsasabi na ganito ang dahilan, ito ang dahilan, kaya kailangan umabot muna ng June bago ilabas ang pulburong video. Okay, palakpakan natin yan guys, pagka mayroon. Okay? O ako hindi ko muna sasabihin sa inyo. Pero siyempre, mayroong mabigat na dahilan kung bakit kailangan umabot muna ng June. Preparation yan sa suna ni Bangag. Okay, Ma'am Ima, medyo malapit. Tingnan natin yung iba. Ano nga ba ang dahilan? Tingnan natin, baka mayroon kayong mga idea. Tingnan natin. Sabi po dito ni Romel, BP Sara Unday, BP Inday Sara Duterte is the most credible and most trust government servant dedicated to serving Filipino with love and dignity. Alam niyo ba, batid naman lahat din lahat yun. President, Vice President Inday Sara Duterte is most trusted. Okay, sa lahat po ng mga government official sa bansang Pilipinas. Pero yung topic natin mga kaibigan, baka may makapagsabi dyan, ano nga ba ang dahilan? Bakit kailangan umabot muna ng June? Okay, katapusan ng June bago ilabas ang pulburong video. Alam niyo, huwag kayo masyadong atat. Okay, sa mga pulahaw. Okay, hindi daw totoo ang pulburong video kasi kung meron daw, dapat lumabas na. Ay, nako. Bogo lang ang nagsasabi niyan, ob-ob lang ang nagsasabi niyan. Dahil kung matalino talaga kayo, alam niyo yung dahilan kung bakit kinakailangan umabot muna ng June. Okay, bago ilabas ang pulburong video. Kung matalino kayo, alam nyo ang dahilan bakit kailangan yun mangyari na bago muna ilabas. Huwag kayong ngaw-ngaw na ngaw-ngaw sa mga pulao vlogger, ha? Okay? Hindi totoo yan. Kasi kung totoo yan, dapat lumabas na yan. Wala, bogo lang kasi kayo, kaya hindi nyo alam. Kaya yung inyong, ano, yung inyong mindset, kailangan lumabas na yan. Eto, sabi po dito, ni ano mga kaibigan ni Fernando. Tingnan natin ang sagot ni Fernando. Good evening po sa abot ng June dahil hindi po pwede ibaba ang isang presidente. Okay, medyo mali po. Okay? Pag hindi pa abot ng 2 years, pwede naman po. Alam nyo? Hindi, alam nyo, sir, I'm sorry ha. Ano nga ba napapaloob dyan sa batas na yan? Pwede po mangyari yon. Kahit nga isang taon pa lang namumuno ang presidente, pwede po mangyari, pwede po mapatalsik yan. Wala po sa batas natin na hindi po siya pwedeng mapatalsik kung sakasakali. Okay, ang sabi po dito ni M. No Speak, Amerikano, para ma-re-elect sa 2028. Sino? Sinong may re-elect? Para makaran si Sara sa 2028, Arsenio Tacardon. Ang galing mo naman, sir. Galing mo naman. Saludo ako. Oy, guys, sa mga... Ito, guys, ito ang pinaka-perfect na sagot dyan. Si Arsenio Tacardon. Okay? Arsenio Tacardon. Sabi niya, upang makaran pa si Sara sa 2028. Exactly correct. Yan po ang pinaka-perfect na sagot dyan, mga kaibigan. Kung sakasakali, ilalabas nila yan. Ako naman, siyempre, support lang ako dyan. Kung sakasakali talaga, sasama talaga ako, no matter what happens. Sino ba naman tayo? Siyempre, support Duterte tayo. Support tayo sa ginagawa po niya. Di ba, ang ganda ng ginawa ng Duterte administration sa bansa natin? Ang layo sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Di ba? Mas maganda ilabas sa suna ni Bangag doon sa malaking billboard at ilabas para makita ng taong bayan. Posible. Posible yan, mga kaibigan. Abang-abang lang kayo. Pero ako naman, hindi naman talaga at this time. Although, dahil nga sabi nga po natin, mayroon nga tayong kasabihan, to see is to believe. Okay?
So kinakailangan makita natin muna bago tayo maniwala. Pero at this time, although yung naniniwala ako kay Maharlika, parang 50-50 yan ang paniniwala ko kay Maharlika. Kasi yun, doon kasi sa sinabi niya kailangan umabot muna ng John bago ilabas, parang sabi ko oo, parang totoo to. Pero kumbaga 50-50 pa din dahil nga gaya ng sinabi ko, hindi ko pa naman kasi nakikita ang video. Di ba? Oh, ito, kagaya ni Arroyo at Erap, tama po. Fernando, thank you. Okay, Leonardo Penpina, thank you so much for being here once again. Good evening sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Okay? And masaya po ako dahil lagi ko kayong kasama. Salamat po. And sa mga bago lamang dito po sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe and like po natin, mga kaibigan. Don't forget, para lagi tayong sama-sama. Dito, ito, palapit na to. Palapit na yung NC, ang 2025 election, no, which is ito nga po ay malaki po talaga, mga kaibigan, ang posibilidad na tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang senador ng Pilipinas. Baka si Lini Robredo ang kakandidatong Pangulo sa 2028. Okay, kaya nga po hindi po dapat yung mangyari kasi abatid naman po natin, mga kaibigan. Sabi ko nga ngayon, nagsumisimi, although yes, alam naman po natin ang mga yellow turds, naghihikahos na yan. Diba? Kumbaga, dapang-dapa na yan sila. Nakita naman po natin sa mga survey, sa mga vlogger, okay? So, dapang-dapa ang mga dilawan. Kumbaga, wala talaga, hindi talaga sila makamove, hindi sila maka-step forward na, kasi nga, dapang-dapa na po talaga sila. Kaya nga po, sa ngayon, wala, kinakailangan po natin maging mapagmatyag. Dahil malabo na din naman yan. Kaya yung future president talaga natin, si Vice President Sara Duterte. For me, ha, mga kaibigan, ako, nakikita ko talaga magiging presidente yan, si Vice President Sara Duterte. Yan ang aking nakikita. Kasi naman, nakita naman natin sa mga survey. Okay? And, pero siyempre, ang una-una natin pag-uusapan dyan, ang pagtakbo nitong ni former President Rodrigo Duterte bilang senador ng Pilipinas. Ayun nga po, kay former President Rodrigo Duterte, wala naman na talaga daw siyang balak tumakbo bilang senador ng Pilipinas dahil nga po siya po ay matanda na. Siya po ay almost nasa 79 years old na po siya at this time. Kaya ayun nga po sa kanya, medyo may katandaan na rin. Kaya ayun nga po sa kanya, wala na daw sana umano. Siya ay balak na tumakbo bilang senador or sa anumang posisyon, sa national position, etc. O kahit na sa anong posisyon, local or national. Kasi nga po ayun po sa kinakailangan tumakbo dahil nakikita niya hindi maganda ang nga namumuno, siya po umano ay tatakbo. Yung actually kami mga kaibigan, sabi ko, malaki ang posibilidad na kung tumakbo yan si former President Rodrigo Duterte. Ako hindi ako nag-expect na, ako, although nag-expect tayo na maging number one, pero ang labanan dyan, siguro number one, number two. Ganon yan, pag tumakbo yan si sabagay, pagka tumakbo naman kasi si itong si former President Rodrigo Duterte, feeling ko number one yan. Kasi wala naman talaga siyang mabigat na magiging kalaban. Sino nga ba ang kanyang magiging mabigat na magiging kalaban this coming election 2025, this coming October, is filing na po yan, mga kaibigan. So nakita po natin ang mga posibilidad kasi nga po naglabas na ng mga kanila pong ilang mga listahan ng mga yellow cards. Halimbawa, si Bam Aquino, si former Vice President Sara si former Vice President Lini Robredo, si Gordon maaring tumakbo, si Ping Lacson. Okay, sino pa ba? Si Ato, si Tolentino, yan yung mga si Bongo, pasok yan, sigurado yan. Yung mga posibleng tumakbo, sino pa ba? Part ng dilawan, sila si Espiritu, sila Colmenares, no? Attorney Colmenares, si Attorney si Espiritu. And sino pa ba yung mga ano, marami pa. Yan, siguro maglalaban-laban dyan, nasa almost 50. Okay, mga ganon, almost 50 yung senador na maglalaban-laban dyan. Pero siyempre, ang kukunin lang dyan is ano lang yata, mga dusi. Okay, nakikita po natin, mga kaibigan. Okay? So at this time, pag tumakbo yan, sigurado. Pag tumakbo yan si former President Duterte bilang senador ng Pilipinas, number one. Kasi sa dami-dami po namin mga vlogger, alam ko naman, di ipopromote namin yan. Kasi, hindi, sa bagay, kahit di na namin ipromote. Kahit di na namin ipromote si former President, ano na din yan talaga? Ano na yan sa tao eh? Kumbaga, nakatatak na yan eh. Nakatatak na sa isip ng tao yan eh. Kaya kahit, oo, pero siyempre kami naman magiging tagapaghatid ng mga balita lang kami, mga kaibigan. Ay, ganun lang naman yung role ho namin. Kaya, sabi ko nga sa inyo, ako talaga, to be honest, kontento na po ako sa kita ko sa YouTube. Diba?
hindi ko kailangan magpabayad na kahit na sinong politika, mga kaibigan. Kasi unang-una, hindi ko rin naman kasi kayang mag-vlog na dinidiktahan po ang aking prinsipyo. Dinidiktahan po kung ano po ang dapat kong gawin. Hindi ko kaya yon. Sabi ko, yan po talaga ang katotohanan. Kung ako naman ay kikita kahit na hindi ganong kalakihan, eh ano naman ang problema doon? At least yung pagbabalik mo is meron kang dignidad. Nagagawa mo yung anong gusto mo, nalalabas mo yung saloobin mo. Kasi kung bayad ka, hindi pwede na saloobin mo yung mag-umiral kapag ka ikaw yung nagbablog. Di ba? Yung artistang si Angelica de la Cruz, baka kamandata, ay malabo yun. Malabo yun. Tatak Duterte talaga yan, sigurado yan, Tatak Duterte. Gugawin na sila ano eh. F-suspension, BP to President due to auster. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Oras natin, Filipinas time, alas 8:13 ng gabi po dito po sa Pilipinas. Meron na po tayong almost 1 hour. Kaya naman po ako'y nagugutom na. At luto na rin yung aking pinapaluto. At ako po'y kakain na, mga kababayan ko. Baka din ako'y bibiyahin ngayon papuntang NCR. Kasi nandito ako sa mga ibang region. Huwag ko na sasabihin kung anong region ako. Basta maya-maya pupunta ako ng NCR. Ganun. Pagka kayo ho'y gusto nyo po magpa-interview sa akin, mga kaibigan, sa mga viewers natin dyan, kontakin nyo lang po ako. Willing po ako na kayo po'y makita, at ako po'y makipagkita sa inyo, at kayo po'y aking ma-interview, kung ano po'y inyong inyo pong opinion sa mga ginagawa na ngayon ng administrasyong ito. Okay. Kakain na ako. Salamat po sa inyo, mga kaibigan. Babay po at kita-kita po tayo. Siguro may mga susunod naman yan na pre-rally. Jim, luto na itlog? May mga susunod naman yan na pre-rally. Baka NCR na. So, sama-sama tayo. Sama-sama tayo na... Kasi kung magpapatuloy ang administrasyon na ito, sabi nga ng mga kababayan natin, kumbaga, yung mga nasimulan ni former President Rodrigo Duterte, isayang. Sa Liran Gaming... Thank you so much for being here once again. Good evening. Ayan po, mga kaibigan, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, guys. Kasi yung isa natin channel, umabot na po yun ng 150,000. Then yung ito naman ang ginagamit po natin at this time, ay umabot na po tayo ng almost 50,000 subscriber. And yung isa naman ay almost 15,000. So ganun po sila karami. Salamat po sa inyong walang sawang suporta dito po sa Tropang Bisaya Team. And ako po'y nagpapasalamat. Sana po'y huwag po kayong magsawa kasi kami naman po'y magsasabi ng katotohanan, magbabalita ng ayon po sa reality, magbabalita ng ayon po sa totoong sitwasyon dito po sa bansa po natin. Hindi po kami magbabayad na sinong politiko upang ipromote ang kanila pong mga ginagawa na wala naman, hindi naman na ayon sa gusto ng taong bayan, hindi naman na ayon sa interes ng taong bayan, bagkus yan ay interes lamang ng kung sino-sino pong mga politiko. Ngayon, darating na 2025 na senatorial election, mga kaibigan, and also this coming October, magkakaroon na po ng piling, maging maingat, maging mapanuri ho tayo kung sino nga ba dapat natin iluklok bilang senador ng ating bansang Pilipinas. Okay? Maging maingat at maging mapanuri. Huwag ho tayong dahil idol nyo, magaling sa boxing, magaling sa etc. Ganito, ganyan. Iyon ang ibubuto nyo. Hindi po importante yan. Sa paumuno sa bansa po natin, hindi po importante kung magaling sa boxing. Kasi katulad nun, may mga nakaka-deserve po kami na kanila daw ibubuto si Pacquiao. Kasi idol daw nila, kasi magaling daw sa boxing. Yang reason nyo na yan, walang kwinta yan. Kaya baguhin nyo yan. Maging ano kayo, matalino kayo. Hindi po hindi po ulan ang Pilipinas po natin sa pamagitan lamang na dahil ibubuto yung isang politiko dahil sa magaling bumaksing. Ayan, magaling sumuntok. Okay? Don't forget everybody, don't forget to subscribe, no? Don't forget na rin na inyo pong i-click ang kambana, no? Para po lagi po kayong updated sa ating mga bagong talaktakan, mga bagong balita, and marami pa po. Siguro mga, baka may mga alis kami, mga lugar kami na pupuntahan mga susunod na araw. Salamat po. Baka tayo magkita-kita dyan. And gob! Nang Tagum City, suportado po namin kayo no matter what happen. Andito lang po kami. And also sa administrasyon, sa ano naman, sa etong ano, sa mga ginagawa po ng hakbang ng maisog, andiyan po kami. Okay, suportado po namin 'yan. Salamat po and kita-kita po tayo sa text vlog, mga kaibigan. And God bless. Once again,
sabi ko nga, siguro naman yung ginagawa ko, i-approve naman ito ng ating pong Panginoon, dahil ako naman po ay nagbablog ng naayon po sa prinsipyo at ayon po sa katotohanan po. Gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi naman ako nagbablog lamang ng ayon lamang sa aking kaisipan, ng ayon lamang sa aking opinion, bagkus binagbablog po tayo ng naayon po sa opinion ng sambayan ng Pilipino. Okay, kasi kami maalam nyo naman po, kami po ay nagbablog po kami, nasa ground po kami, Calia Survey, etc., Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po mga kaibigan, kami po ay nagsasabi po kami ng katotohanan. Kung ano po sa loobin ng taong bayan, hindi po mali na kami po ay magsasabi ng isasabi po namin, ibubulgar po namin ang mga ganong eksena. Sapagkat yun po ay pagsasabi ng katotohanan, sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya kami, salamat po. Hindi naman kami mahalaga na kumita kami na talaga ng malaking pera parang galing sa mga politiko na yan. Sapat na po kami mga kaibigan. Dahil unang-una, anin namin ang pera kung galing naman sa kawalang hiyaan. Okay na po kami. Okay, mas mayaman po tayo dun sa langit. Salamat po at kita-kita po tayo sa next video. Maraming salamat. Okay? And God bless po sa inyo. May tao ba dyan? Wala na yung babae. Kanina pa umalis?